Okay, so yun po mga kababayan, ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Naku po, ito, nagulat ako dito sa balita ng NIA, mga kababayan. Alam nyo, budol talaga tayo kay Marcos, no? Oh, nabudol talaga tayo mga kababayan. Napaka walang kwentang project po naisip niyang gawin or plano niya matapos mga kababayan bago magtapos yung kanyang administrasyon by 2028. Oh, budol talaga tayo mga kababayan. Tingnan niyo to. Budol talaga. 'Di ba? Nababasa niyo? Sabi diyan, Marcos admin ay sa building 20 new dams by 2028, mga kababayan. Ayan. Sabi dito sa ANA, from Philippine Star po ito, during a sectoral briefing at Malacanang on Tuesday, which is kahapon, mga kababayan, kasi si Pangulo, di ba, last Monday ng hapon, nag-release po ng breaking news or ng, yun, may press release si PCO na naka-recover na si Pangulong Bongbong Marcos tsaka si First Lady Lisa from the flu-like symptoms, mga kababayan, na yun nga, masyadong tagtag din kasi sa trabaho, sa mga biyahe, mga kababayan. Ngayon, kinabukasan, Martes, which is kahapon, March 26, mga kababayan, sila pong, si Pangulo po, nakipag kaagad, trabaho kaagad. Kumbaga, back to the ball game. Ika nga, di ba? Ngayon, may mga sectoral meeting siya with the, kasama yung NIA, kasama po dun yung iba't ibang mga cabinet secretary, kinamusta niya yung lagay po ng mga production po ng ating bigas, palay, tsaka ng mais, mga kababayan. Which is napakagandang balita nga po. Sabi ko nga sa inyo na budol tayo. At ito, napaka walang kwentang project po ito. Napaka walang kwenta para dun sa mga haters ni Pangulong Bongbong Marcos. Or para po dun sa mga nagsasabi na si PBBM, mga kababayan, walang ginawang tama. Ngayon, sabi po rito, okay, 20 dams daw po, mga kababayan, to meet the country's growing demand for water and power, mga kababayan. Ayan, nakita ninyo, para daw po matugunan, ha, yung tumataas po na demand. Siyempre, dumadami yung tao, di ba? Dumadami po yung tao. Dumadami yung gumagamit po ng kuryente, tubig, ganun din mga kababayan. Oh. Kasi yung capacity dati, kasi ang karamihan ng mga dams po natin, mga kababayan, na-build up 50 years, halos 50 years ago pa. Panahon pa ni Apo Lakay, mga kababayan. Di ba, napakaraming proyekto during the time of former President Marcos Sr. Ngayon, kay Marcos Jr., kay PBBM, mga kababayan, napakarami niyang plano. Napaka walang kwenta nga. Nabudol nga tayo. Di ba? Yung budol mga kababayan, sinasakyan lang po natin itong mga haters ni Pangulo. Huwag kayong mag-alala, di ako babaliktad kay Presidente. Sabi rito, the government is eyeing to build 20 medium and 3 to 5 large dams by 2028, the end of President Marcos' term, according to NIA head Eduardo Guillen. Okay. So, para may article dito, mga kababayan, gusto kong basahin natin. During the meeting, plano po ni Pangulong Bongbong Marcos na magpatayo nga po ng mga dam. And, siyempre, for solution po, water and power supply po yan, mga kababayan. Because he said, when you have a high dam, you have ita, mga kababayan. Sabi daw po ni Pangulo, pag meron kang matataas na dam, meron kang irrigasyon, meron kang flood control, meron kang power generation, kasi may mga hydropower tayo, di ba? Na mga dams, mga kababayan.
meron kang domestic water, at meron kang aquaculture, mga kababayan. Ayan ha, irrigation, kailangan po yan ang mga magsasaka po natin. Yan po yung talaga, lalong-lalo na tulad po ng ganitong sitwasyon ngayon, napakainit. Talagang El Nino, drought. Drought season talaga, mga kababayan. Kailangan dyan yung gantong mga dams. Okay, in preparation po ito. Kumbaga, in the long run, in the for long-term solution po ang plano ni Pangulo, mga kababayan. You have flood control. Tulad po yung nangyari dyan sa NLEX, di ba, mga kababayan, sa Pampanga, sa Bulacan, na hindi lang araw, halos linggo, mga kababayan. O baka halos buwan pa nga yung tinagal nung ano eh, nung tawag nito, nung baha dyan, di ba? Kaya nga po eh, yung parang swamp ba yun na gagawin ni plano ni Pangulo? Na ipag-discussion siya sa mga sa provincial governor, kina Gov Pineda, sa mga municipal mayor, dating DPW at Secretary Babe Singson, so on and so forth, mga kababayan, na kung saan, okay, meron tayong short-term solution, meron tayong long-term solution. Ganun po magplano, mag-isip si Presidente. Talagang hands-on, mga kababayan, pinapakinggan niya. Hindi lang yung makikinig siya, siya mismo nakikipag-debate, siya mismo nakikipag-diskusyon. Okay na ba yan? Tama na ba yan? How about yung ganitong plano? Okay, pang ano yan? Pang matagalan yan? Ilang taon tatagal yan? Magkano gagastusin natin yan? Talagang ganun siya hands-on. Diba? Ibang-iba, mga kababayan, sa mga dagdaang presidente na, pero oo lang. Diba? Sabi pa rito, the NIA or the National Irrigation Administration is targeting to build dams such as yung sa Tumawini, sa Isabela, mga dam projects tulad po ng sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ayan, sa Visayas, meron sa, sila yung sa Halaor ba, tama? Which is other projects also in Panay River Basin in addition to smaller or medium-sized dams. Ayan. High dams or those with a height of 100 meters, itong mga plano ni Pangula, could also be used for tourism. Ayan, for tourism din. Okay, napakaganda. Kumbaga, meron po talagang positive implication, positive result, mga kababayan, or output, itong mga pinaplano na presidente. Sabi ito, mga kababayan, most of the country's dams were built 50 years ago or during the time of the president's father. Tingnan nyo, mga kababayan, 50 years ago. Kasi mula nang nakapasok si Cory, 1986 hanggang 2022, that is 36 years, mga kababayan. E 20 years pong nakaupo si Apo Lacay, mga kababayan. So, panahon talaga ni Apo Lacay. Yung mga mostly na mga dams na meron po tayo, nagagamit pa natin sa kasalukuyan, mga kababayan. Oh, walang kwenta na proyekto. Igamit na gamit nga natin. Ngayon, gusto pong paramihin ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga project na yan. Sabi niya sa inyo, napaka walang kwenta na proyekto at nabudol po tayo ni Marcos o ni BBM, ni Kuting, ni Da Junior. O yan yung mga tawag po ng mga ano kay Pangulo eh. Diba? O yan yung tawag nila. Bahala sila. Basta tayo, at least nakikita po natin na nag-iisip ng mga solusyon po ang presidente kahit po na siya tawag nito, naka-isolate, nagpapagaling, pinagpapahinga po ng kanilang tawag nito, attending physician, si Pangulo po ituloy-tuloy yung trabaho. Kahit nga po naka-isolate, may mga nireview at naipasang mga batas, mga kababayan. Oh, ganun siya kasipag. Ay hindi, katamad pala. Di ba? Sabi pa rito, expected po na papagawa ni Pangulo is apat na malalaking mga dams na matatapos by 2028, mga kababayan, which is yun po yung pagbaba niya sa pwesto. Okay. Yung apat na dam is yung Tumawini na costing 8.6 billion. Yung Panay River Basin Integrated Development Project sa Iloilo, which is 19 billion, composed of Panay High Dam and the Panay After Bay Dam,
a highline canal and a floodway component. Then yung 22.7 billion Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra irrigation. And yung project 2 and the 9 billion Ilocos Sur Transbasin project. Ayan. Yan po na mga projects, mga kababayan, target ni PBBM. So yan po yung presidente na hindi nag-iisip. Oh. 'Di ba? O yan po yung presidente na talagang nakikita po natin yung puso niya, mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung sasabihin natin food security, kailangan natin. Ano, ginagawa ni Pangulo? Ginagawa niya ng paraan, mga kababayan. Ang welfare unang-una ng mga magsasaka. Ang kanyang tinitingnan. Huwag niyo muna ano yun yung 20 pesos na bigas, mga kababayan. Ano na muna kayo dun? Kalma na muna kayo. Bakit? Unahin natin yung mga magsasaka. Matinding pangangailangan din po nila. Hindi lang po tayong mamimili. Sila nga mismo hindi kaya po na maibenta ng 20 pesos. Bakit? Lugi sila, malulugi sila kung i-20 pesos lang nila yung bigas o yung palay. Palay pa lang, mga kababayan. 22, 23 na. How much more kung ibibigas mo pa yan? Diba? Isipin din po natin yung kapakanan ng iba, hindi yung sarili lang natin. Ayan po yung malinaw dyan, mga kababayan. Kaya nga po, mahal na mga magsasaka si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito po yung panahon na nakakita sila at nararamdaman nila na may pag-ibig ang isang presidente para sa kanila. So yun po, sa muli mga kababayan, ang ano ko, panoorin nyo muna yung video natin bago kayo mag-react. So yun po, maraming salamat. Magandang hapon po mga kababayan, and God bless po sa ating lahat.